sa pag-iingat niya sa bawat isa sa atin na narito tayong muli upang maglingkod sa Panginoon. And we know na ito ang pinakamagandang lugar na ganyan talagang mga singer eh, pag medyo naambunan, sinisipon. So, salamat sa Panginoon at muli ay meron tayong kalakasan mag-fellowship sa dakong ito. Salamat sa magtiyaga kayong konti mga kapatid sapagkat ang ating aircon ay na-expire na. Sa susunod, mag-yellow na tayo dyan sapagkat bago ang ating aircon. Yung aircon din namin is bago. Bagong kabit. So, sa hindi pagtatagal, mga kapatid, gusto kong bumasa sa Luke 17, 26 to 32. Talagang laging puno talaga tayo, no? Sa likod. Sa harap, wala. So, pwede sigurong buksan yung mga bintana pagka hindi na matiis ang init. So, as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Sabi niya, kagaya ng panahon ni Noah, kagaya din daw ng panahon natin, no? Panahon ng bride. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. At so nakikita natin mga kapatid, ang lalakbayin mo ang panahon ni Noah ay makikita mo kung anong kalagayan meron sila. No? Yung tao walang alam. Ang alam lang nila ay mabuhay ayon sa kanilang nais at ayon sa kanilang pangangailangan sa buhay, sa laman na to. Magkaganon man ay yan. Sa 29, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. So yung Son of Man, na-revealed mga kapatid. Na-revealed siya doon sa kanyang sarili lang, sa Son of Man. Kasi kung sino lang ang makakaalam nito, kung sino nakakakilala sa kanyang sarili, doon lang siya totally marirevealed. Kahit sabihin mo to sa kanino pa man, kung siya ay hindi bahagi nung Son of Man na yon ministry, hindi niya malalaman. Di ba? Hindi niya matatanggap sa sarili niya na once again, nandito sa lupa ang Son of Man at nais niyang ibigay ang buhay, di ba? Upang pagdating ng panahon na ito na nga, na yung nalalapit na ibuhos ng Panginoon ang galit niya sa lupa, ay mailigtas ang tao, no? Subalit ito ay palaging atipo ng panahon ni Noah. In that day he which shall be upon the housetop, nasa bubong, nandun sa taluktok ng bahay, ibig sabihin ay nandun ka na sa pinakamataas na pagkilala nitong mensaheng ito. Kasi maraming mensahe mga kapatid eh. May message. Maraming message churches, di ba? Maraming denominational message. Oo, may message sa FB. Kung saan saan ang message, mga kapatid. But the Son of Man's message, iyon yung nandun ka sa housetop na wala ka ng dahilan para bumaba. Di ba? Dahil nandun ka,
tanaw na tanaw mo kung ano yung nagaganap sa baba, mga kapatid. So, maski nakikita mong maraming nagdidebate kay BBM o kay Lenny, mga kapatid, wala kang pangamba eh. Kung pagka minsan nakikipagdebate ka, ayos lang yun. Di ba? Oo, nawala na nga tayo ng kaibigan dahil dyan kay BBM na yan eh. Kakatanggulo niya. No, mga kapatid? It's part of our joy. Di ba? Hindi naman ikaw ay porket nagsasaya ka dito sa lupa, wala ka ng Holy Ghost. Di ba? Parang lang pagkain yan eh. Hindi, ibig sabihin na yung pagkain na sa harap mo, pag kinain mo, magkakaroon ka ng uric acid. Hindi ibig sabihin, huwag ka nang kakain. Di ba? Because nandun ka sa housetop eh. Unang-una, nakikita mo lahat ng bagay, pinakita sa'yo ng Panginoon, kilala mo yung sarili mo, and then worry not. Di ba? Anong kailangan mong ipangamba? Oo. Di ba yan ang kagalakan? Pero yung kagalakan na buo, mga kapatid, wala kay politika yan. Di ba? Wala sa politika yan. Ang kagalakan natin ay nasa salita at naandun sa ministry na ginagalawan natin ngayon. Di ba? Nandun sa ministry nilalakaran natin na walang iba kundi ikaw din, mga kapatid. Kasi saan ka hanap ng ministry, wala kang makikitang ministry kundi yung Son of Man. Di ba? In that day, he which shall be upon the housetop and his staff in the house, let him not come down to take it away. Ang maganda nito, mga kapatid, ikaw, kahit anong joy na nasa iyo, hindi ka makakalimot kung sino ka. Di ba? Yung iba, mga kapatid, o marami, mga kapatid, ay pagka nagkaroon ng konti, pinagpala ng konti, material, nakakalimot na sa spiritual. So, hindi balansin lahat ng bagay, no? So, salamat sa Panginoon because nilagay niya tayo dun sa tuktok na yan upang makita lahat ng bagay nito. Nice kong magpasalamat sa Panginoon kasi nung isang araw, yung aking paa ay ano na naman? Yung, siyempre, sign of aging, no? Oh, 30 plus na ako eh. Nakakahiyamang aminin, mga kapatid. Bah, hindi ko maitapak, hindi ko mabaling ganyan, no? Sa trabaho, ganyan-ganyan ako, hilahilahin ko pa ako. Sabi ko ba, hindi uubra to, sabi ko ganyan. Kung dati binibigyan kita ng 3 araw, ngayon hindi na pwede. Di ba? Kasi ano eh, dapat sa'yo umalis ka ngayon din. Aba mga kapatid, salamat sa Panginoon, umalis nga. So wala na. Kasi naniniwala ako na may authority tayo mga kapatid. Na we shall command this body, this flesh, to obey. No? And be subject sa ating mga salita. Di ba? Aba, nawala siya, natakot. Ako naman, hinahanap ko. Saan na napunta? Di ba? Ganyan eh. Oo. Tapos kahapon naman, ng hapon, nagmotor ako, masikip eh, siguro nangawit, namagatong ganito ko. Ito. Hindi ko alam kung beke ba to, LGBT ba to, o basta namaga siya, masakit eh. Sobrang sakit, hindi nga ako nakatulog eh. Ngayon sabi ko, may authority naman ako ba? Bakit tinitiis ko itong sakit? Ano? Oh, kung minsan kailangan mo pang gisingin eh para maalala mo na sino ka, may authority ka. Palagi kong pinapakita kay Sister, tignan mo nga namamaga, parang ganun nakalaki. At salamat sa Panginoon na wala, mga kapatid. Oo. Kasi hindi natin kailangan tiisin yan. Yung anumang sakit nararamdaman natin. Narinig nyo na nakaraan, sabi ni Pastor, kung meron man sa inyong makakaramdam ng anuman, remember, that is a bluff of Satan. No? And this ministry, mga kapatid, is so powerful. No? Yung authority inalagay ng Diyos dyan, mga kapatid, na gamitin. So, wala tayong dapat i-worry. Wala tayong dapat i-mga pangamba. And we believe na ang salita ng bride ay salita ng Diyos. Kung paano ang nature sumusunod sa Panginoon, di ba?
hindi niya yan iniwan sa iyo o hindi niya inumit yun. Kundi lahat, mga kapatid ay nandiyan, binuhos niya sa kanyang bride. No? So, in that day, he which shall be upon the housetop, and his staff in the house, let him not come down to take it away, and he that is in the field, let him likewise not return back. Diba, mga kapatid? Bakit? Kasi meron lang tayong isang sentro. Kung nasaan ka man, yung pag-alis natin, yun lang ang pinaka-importanting bagay sa bride. Diba? Yan lagi, mga kapatid. So nakikita natin, itong panahon ni Noah, laging tinitipo yan kapag ka napag-uusapan natin ang last days. Laging tinitipo yung panahon ni Noah. Diba? Na kung saan ang ipinapakita sa atin kung paano at ano ang magaganap in just another way. No? In other way. Pero the same, mga kapatid, na ang tao, gusto niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin, di ba? Gumawa hanggang sa dumating ang time na pumasok si Noah sa arko. Ngayon, yung arko, mga kapatid, nandirito eh. Noong makita natin, nung mga early nating nababasa ang message, wow, nandito na yung ark. Sumakay tayo sa ark, which is, we think, the message. Diba? Yan ang nasa isip natin eh. Salamat, Lord, nakita ko ang mensaheng ito. Dahil nandun pa tayo dun sa partial. At ang lakas ng loob natin magsabing partial, dahil nakita mo yung complete. Diba? Kapag unless na makita mo yung complete na yon, yung sasabihin mong ikaw ay complete, incomplete pa rin. No? Nandun ka sa partiality kapag ka hindi mo nakita yung complete God. Diba? Marami nakita ng complete God. Subalit, hindi siya nakapasok dun. Diba? Kinakailangan kasi kung makita mong anuman bagay na ibinigay sa'yo ng Panginoon, kailangan ilagay mo yung sarili mo dun eh. Diba? Kapag hindi mo nilagay yung sarili mo dun, natatanaw mo lang siya. Nothing wrong with that. Natatanaw mo lang siya. Pero mapalad ka kung makakapit ka pag alis na ng eroplano. Naanako ko yung ibig sabihin, ano? Mapalad ka nung kapag lumipad na yung eroplano, nakakapit ka. Na siguro mga 30 meters pa lang, laglag ka na. Di ba? Iba yung nakasakay ka. Iba yung nandoon ka, mga kapatid. And most of all, iba yung ikaw yun. Diba? So yung ating pag-iisip, yung ating sinasabi dati na nakapasok ako sa arka. It's no longer that way. We are the ark. We are the ark kung saan, mga kapatid, pinapapasok mo lahat. 'Di ba? Nang kaya at pwedeng pumasok. Ibang tipo niyan, mga kapatid. Mas higit, mas grabe ngayon. Oo. Kaya nga ang dami. Sa panahon ni Noah, it's just 8 souls were saved. Di ba? Although tinitipo nito yung 8 ages, o yung 8 or 7 church ages, eh yung 8, eternity yun eh. Di ba? So, it's beyond that, mga kapatid. Binigyan lang tayo ng tipo upang makita kung anong panahon nandirito ka ngayon. No? So, 8 lang sila naligtas eh. Di ba? So ang tinatanong ng iba, kung nalunod na lahat ng kasamaan nung time na yun, nung umagos yung arko ni Noah, di sana wala nang masama. Di ba? Bakit ngayon nagpatuloy pa rin? Di ba? Tama ang iyong sagot. Oo. Di ba? Doon sa mathematics, walang second honor. Honor. Second honor. So, tayo ngayon, mga kapatid, ay nagpapatuloy sa pagkatalam natin na niloob ng Panginoon yon na yung sex world ay makasakay pa rin sa arko ni Noah. Di ba? Upang mailarawan niya o maipahayag niya ang lahat ng plano niya sa huling panahon na to. Di ba? Kung natapos na noon, abay, wala. Mananatili tayo sa kanyang isipan. Di ba? Mananatili tayo sa kanyang isipan. Kasi kung noon ay wala nang masama, hindi natin ma-enjoy.
Wala kang kagalakan na, ano kayang kagalakan nilang nandun sila sa laman noon? Diba siguro kahit na nalunod, okay na eh. Naranasan nila sa, paano kaya, di ba? Baka hindi mo naranasang makipagsagutan sa FB para kay BBM. Talaga namang BBM na yan, no? Ewan ko, ang lakas ng karisma, mga kapatid. Sa tao ni BBM. Oo. Meron kang kalayaan. Alam mo yan, mga kapatid, di ba? Hindi naman lalagay sa puso mo ng Panginoon yan. At that is, meron kang discernment sa lahat ng bagay. Di ba? Lalo na Sister Alice, BBM talaga yan. Binibining Marcos. Di ba? Pero dun pa rin ako sa BBM na ano, basta bride, mararapture. Basta bride, mabait. Sa picture lang. Sa picture lang. Na mga kapatid, salamat, no? Binigyan tayo ng kumbaga, ano yan eh. Babalikan mong history kung anong nangyari sa time ni Noah, mga kapatid. Because sa tuwing mapag-uusapan nga, itong last days na to ay lagi kang bumabalik sa time ni Noah, mga kapatid. Kasi pinag-uusapan natin yung damnation at saka yung salvation ng tao. Di ba? Yung salvation ng tao ay nakasalalay lang sa Panginoon at wala nang iba. Yung damnation ng tao, nakasalalay lang sa tao at wala nang iba. Di ba? Ayaw nyo niyan eh. Kasi ang Panginoon, naglatag nga siya ng arko eh. Come whosoever will. Di ba? O nilagay niya na yun. Ibig sabihin talagang binigyan niya ng way ng kaligtasan ng tao. Kaya lang yung tao, tatawanan niya yung salvation na binibigay ng Diyos. Aba, no way. Andun yung dagat eh, diyan ka nagtayo ng ano? Diyan ka nagtayo sa bundok ng arko? Di ba? Mali yung panaginip mo, Noah. Ganyan, dinatawanan siya ng mga tao, mga kapatid. Kasi malayo yung way ng Panginoon sa way ng tao. Yung tao patuloy siyang hahanap ng kanyang sariling kaligtasan. So, yung kapahamakan niya, hindi galing sa Diyos. Galing sa kanya. Di ba? Siya mismong pumasok doon, siya mismong gustong, ano, ganun din sa ating panahon na to. Ang dami ng bride sa mundo, yung totoong bride, ang dami, naglalatag ng salita ng Panginoon. Di ba? Binubuksan niya yung kanyang arko upang kung sino man ang pumasok doon, maligtasan niya ang lahat ng bagay na to. Di ba? Napipintong maghanap eh. Yung dolyar, wala ng value. Di ba? Yan ay unti-unti mga kapatid na magkakaroon tayo ng one currency. Di ba lahat yan ay beforehand sinabi sa atin. Kahit partial pa lang ang ating pagkaalam sa salita, pinaniwalaan natin yung dahil pinrits na ng prophet yan eh. So ngayon sa ating mga harapan ay nagaganap ang lahat ng bagay na to. Di ba? Lahat nagaganap. Bakit? Kasi paalis na nga tayo eh. Yun yung binigay sa atin na mga tanda bago tayo umalis. Di ba? Kaya ilan sa mga araw na to, just be ready, just be happy. Ano man ang galit sa puso mo? Di ba? Ano man ang galit sa puso mo? Abay, di bahala ka. Di ba? Ano man ang kinikimkim mong sama ng loob o ito ang tanong. Mas masaya ka ba diyan? Kesa pag nakita mo ang kapatid ay nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Saan ka mas masaya? Diyan, di ba? Kesa dun sa iniingatan mong sama ng loob. Hindi, Ryan. Katuwing makikita mo, nagngangalit yung ngipin mo. Aba, mag-antanda ka na. Oo. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Binigay niya ang lahat ng bagay na ito eh. No, sa atin eh. Upang maunawaan natin kung anong panahon ang kinabubuhayan mo. At hindi lang doon ha, kung ano ka
sa kinabubuhayan mong panahon. Yan ang susi, mga kapatid. Eh. Dahil lagi natin sinasabi ng mga nakaraan, ang uuwi doon sa kanyang bahay, yung taga doon. Alam nga namang uuwi ka sa hindi mo tahanan. Aba, nasa gate ka palang, mga kapat, pinapaana ka na. Hop, di ba? Maging aso, hindi ka naman kikilalanin. Talagang tataho lang ka nun eh. Hindi mo naman bahay ito, uuwi ka. Di ba? So, uuwi ka doon sa pinanggalingan mo. So, the message, mga kapatid, is to know your day and its message. To know who you are in these last days na to, mga kapatid, na lagi nating naririnig. Dalawang quote lang para hindi ako magtagal. Sa Christ is the mystery. Christ is revealed in His own word. Sabi niya, we're in the last days and the last hours of the day. Diba? Nung time ng prophet, 1965, sinabi niya, we're in the last hour of the day. Nandun tayo sa mga huling oras, sa huling sandali, mga kapatid. But sa time natin na to, nandun tayo sa huling... Kaya nagahabol mga TikTokers. Nandiyan na tayo sa huling... Hindi na oras, mga kapatid. Eh. Tapos, he came to say na last minutes. Diba? And it is later than you think, sabi ng prophet. Now, sa ating time, mga kapatid, nandiyan na tayo mismo sa pinto ng ating uwian. Lahat ng sinabi, nagaganap na. Diba? So, ilan sa mga araw na to, talagang sisikilin ang pananampalatayang totoo. Pero bago mangyari yun, diba? Pag humina ang dollars, di mawawala ng power si US. Si US ay binabackupan ni Beast. Si Roman. Diba? Hindi niya papayagan yun. Anong mangyayari? Papatay niya lahat ng currency. At magkakaroon na lang ng one currency, mga kapatid, na controlled pa rin. Diba? Oo. Siguro magiging ano na yun, Philippine peso. Wow. Anong pinag-uusapan nila ngayon? Gold. Diba? Gold. Bidang-bida si Golden Buddha ngayon. We're in the last days. We're in the last minutes of the day. Kung saan tayo ay... So, hindi ka pa ba magagalak, mga kapatid? Hindi ka pa ba, hindi mo pa ba i-fully surrendered lahat sa Panginoon? Di ba? Oo. Pag sinabing gising, punta ta sa church. Gising, mga kapatid. Oo. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa pagpapunta sa church. Sapagkat itong lugar lamang ng pananampalataya, ng worship sa ating Panginoon, siyang pinakamasayang lugar ngayon. Di ba? Mas masaya pa yan sa sweldo. Oh. Oh. Yung sweldo mo, aba mga kapatid, ang tagal-tagal ko na nagsatrabaho, hindi man lang ako nagsusweldo. Iba yung sumusweldo. Oo. Basta ako trabaho lang. Trabaho lang, walang personalan. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon kasi wala dyan ang kagalakan natin. Ang kagalakan natin nasa salita. Ang kagalakan natin ay ipakita ng Panginoon kung sino ka. Ang kagalakan natin ay ilahad sa iyo ng Panginoon ano ka before. Naalala niyo yung ating topic noong nakaraan? Abstract. Kung saan inuugat natin pabalik mula doon sa umpisa, papunta sa umpisa. At tinalakay ni Pastor, narinig ko noong nakaraan, in other way naman. Diba? Napakalawak nitong abstract na to, mga kapatid. Diba? And we are pointing out last Sunday, yung babalikan natin, yung way na pinanggalingan natin, pabalik. At nakabalik tayo, mga kapatid, ayon doon sa binigay sa atin ng Panginoon. Hindi ka magkakabalik doon kung talagang hindi mo alam ang daan. Diba? Nagsabi siya, I am the way. Sinabi niyang, I am the way, maraming naligaw, mga kapatid.
Kasi hinahanap nila yung way na to na nagsalita. Ito, mga kapatid. Yang itsura na yan ang hinahanap nila para sila'y makabalik. Aba, lahat ng way nagbago na. Nagbago ng anyo. Hinubad niya ang kanyang maskara at sinuot yung bride. Diba? Tignan mo, sa isang daan dyan, maglagay ka lang ng overpass o underpass, hindi na alam ng mga bago kung, di ba? Hanggat di mo na subaybayan, hindi mo alam kung saan na ba papunta to. Di ba? Hindi mo alam, maliligaw ka na. Malalaman mo lang kung ikaw yung nagsagawa nun. Di ba? Inalis ng Panginoon yung kanyang maskara. Nagpalit siya ng maskara. Isinuot niya yung mga mukha ng kanyang bride kung saan sila nagsasabi ngayon. We are the way. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me, sabi niya. Diba? Walang makakaparoon. Bakit? Kasi siya yung ministry ngayon. Siya yung daan ngayon, mga kapatid. Wala kang makikitang mukha ni Lord Jesus Christ. Diba, mga kapatid? Kundi yung mukha natin. Diba? So, salamat sa Panginoon. Yung mga pagmumukhang ito na imperfect sa katawang ito. Pero pinerfect niya eh. Yung nasa loob mo, wala man lang isang wrinkle, mga kapatid. Oo. Diba? Kaya nga sabi natin lagi, pag tinignan mo ko at ikaw ay nakita mga wrinkle, kulukulubot, sa balat lang yun. Oo, kasi ginagamit mo yung paningin mong yung natural mong, kahit magsaramil ka, mga kapatid, kahit magsalamin ka, tingnan mo ako, mas lalong lalaki mga pores na makikita mo. But inside of me, oo, walang makaka-question dyan. Oo. Do you see Him now in His Word? Did you, mga kapatid? Nakita ba natin siya sa kanyang Word? Hindi mo lang nakita, mga kapatid. Napatunayan mo na yung word na yon ikaw. Dahil kung hindi, sabi ko nga, kung hindi, kahit memorize mo lahat ng mensahe ng prophet, partial pa rin yun eh. Oo, partial pa rin yun. Memorize mo, pati Bible, memorize mo, ang talino mo. Diba? Kahit lumaki na yung ulo mo sa pangangaral, ng salita ng Panginoon, partial pa rin yun. Hanggat malaman mo, mga kapatid, na yung word na yon na sinasalita at pinakikinggan ng bride ay siya rin mismo. Na ikaw mismo, mga kapatid. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, merong authority, merong power dun sa salita ng bride. E sino ba si Satanas? Wala siya, mga kapatid. Wala siyang part sa atin. Kung wala siyang part sa atin, pwedeng-pwede mo siyang utusan. Oo, diba? Sakit ng ulo. Hindi mo na kailangan tumawag kay pastor eh. O kay sister, o kay brother, upang i-lay hands ka eh. Yung sakit ng ulo na yan, ikaw na mismo magpalayas. Sakit ng ulo. Lumagay ka sa likuran ko. Eh may kasunod ka palang kapatiran sa likod. Aray, sumakit ulo ko. Nasa po niya. Huwag niyo nang sasabihin yun. Lumagay ka sa likuran. Umalis ka na. Oo. Why? That is knowing the Word. Not only knowing the Word, but living the Word. Totoo na hindi tayo talagang very particular sa laman na to. Hindi tayo nagme-major sa laman na to kasi ipapalitan yan eh. Diba? Pero wag natin babaliin yun. Nandito ka eh. Saan mo gagamitin yun? Saan mo gagamitin yung authority? Sa spirit? Sa soul? Hindi ah. I-enjoy mo sa laman na to habang nandirito ka. Hindi mo na yung kailangan pag nagpalit ka na ng laman. Wala na doon, mga kapatid, dito. Oh. Siyempre, i-lay hands mo tong katawan na to, tatlong araw, magkakasakit uli. E di i-lay hands mo uli. E di i-command mo uli. Mag-enjoy ka sa salita. Kilalanin mo ang salita at ipamuhay mo ang salita. Diba? Yung pamumuhay ng salita, hindi yung nag-aala, tumutulay ka sa alambre, natakot na takot ka, baka makita ka ng kapatiran o ni pastor na
ibang sorry, hindi tayo doon, mga kapatid. Ang pamumuhay ng salita, mga kapatid, kung ano yung sinabi niya, yun sasabihin mo. Diba? At yun ang lilitaw sa'yo, at yun ang pinananampalatayanan mo. Diba? Oo. Bakit? Sa laman na to, tanong ko, sino ba hindi nagkakamali? Ako madalas, mga kapatid, problem solving, mali. Hindi, yung problem solving natin sa buhay. Laging lisya eh. Diba? Mamuhay ka, lisya. Mataasan ka lang ng boses ba? Sasagot ka, mas mataas na boses. Diba? So, ano? Ano nga hanapin mo? Biyakin mo yung puso ko para lumabas yung soul. Ganun ba? Hindi. Kaya nga tayo nag-e-enjoy, mga kapatid. Kaya tayo maligayang maligaya sapagkat sa kapamamagitan ng laman na ito na puro imperfect, mga kapatid. Ang tingin pa rin ng Diyos, perfect. Habang tayo lumalakad dito, mga kapatid, nakakataas noo ka dahil alam mo sino yung nasa loob. Sa laman na to, wala ka naman pinagkaiba dyan sa mga tao dyan eh. O, diba? Ang tingin mo sa kanila, makasalanan eh. Tanungin mo naman, anong tingin sa'yo? Di makasalanan din. O, anong pinagkaiba nyo? Wala. But only God knows, only you knows who you are. Diba? Ano sabi niya? Do you see Him now in His Word? Oh, nakikita mo lang ngayon kung sino yung Word. Diba? Pagtingin mo lang ng mali sa kapwa mo, mali na yun. Diba? Salamat sa Panginoon. And all of His Word made manifest right here before us. Tama ba? Nag-manifest na daw yung Word niya sa iyo. Nung makilala mo kung sino ka, yun yung full manifestation ng Word ng Son of Man in your day. Di ba? Nandito siya. Nandito sa panahon nating ito, mga kapatid. Right here before us. Now. Di ba? So yung laman na to, wala siyang karapatan eh. Wala siyang karapatang magmando sa'yo. Ikaw, yun ang magmando sa katawan na to. Diba? Kaya nga sabi mo ng karan, we are perfect because we are looking on the real us. Sa laman na to, wala mga kapatid. Ano nangyari? Bakit nawala? Oh, Church of the Living God, get to your feet. Believe Him in all that is in you. With all that is in you. Oh. And this is the interpretation of real believer. Yung presence mo na masaya ka lagi sa church, that is it. Napapasunod mo tong laman na to. Dahil kung hindi, mga kapatid, aba, hanggang ngayon, yakap mo pa yung ulan mo doon sa tulugan. Di ba? Oh, kanina nga, nagdadrive ako, antok na antok ako, natulog ako, mga kapatid. Oo, habang natulog, so nakagawa ako ng two things at the same time. Nagdadrive habang tulog. Aba, ang hirap nun. Dilat yung mata mo, nagdadrive ka. Pero ang kagandahan no, nagsasayaw yung sasakyan habang nagda-drive ka. Natutulog ka eh. Oh, Church of the Living God, get into your feet. Tayuan mo kung sino ka. Oh? Tayuan mo. Ito ang problema kung bakit nakakasingit si Satanas eh. Pag sinabi mo ikaw ay bride ng Panginoon, ikaw ay part nung creator na yon. Huwag mo nang isip-isipin kung ano yun. Yun ang tinatawag nating libadura na muhahalo sa pananampalataya mo. Doon ka titirahin ni Satanas eh. Ha, talagang bride ka ha. Tignan ko lang. Oh, pinag-pray mo, lalong sumakit. Aba, Lord, di ba sabi mo, sisisiin mo pang Panginoon ngayon? Lord, di ba sabi mo pag ano? Diba? Just wait, sabi.
hold to that little wheel in the middle of the wheel. Alam niyo yung little wheel in the middle of the wheel? Yung hub yan, yung hub. Nakakita na kayo ng gulong? Halimbawa, gulong ng bisikleta. Yung malaki na yun. Tapos dun sa gitna nun, yung kinakapitan ng mga rayos, yun yung wheel, inside the wheel. Sa atin, yun yung Holy Spirit na siyang nagdadala ng lahat ng bagay na ito. Pagka umikot yung gulong ng bisikleta at hindi umikot yung hub, yung sa gitna, sira yun. Oo. Kailangan bago umikot yun, iikot muna yung wheel inside the wheel. Siya nagkocontrol ng lahat ng bagay. Di ba? Yun ang ating spirit. Sabi niya, stand to that. Oo, mga kapatid. Yun ang nasa sayo. Yun ang perfect na ikaw, mga kapatid, na siyang maglalabas ng lahat ng ito palabas sa iyong at susunod ang katawan na to. See? Wheel in the middle of the wheel. Let it stabilize every move and every motion that you make. So, wala na tayong priority. Hindi na natin priority ang mundong ito. Ang ninanais na lang natin sa mundong ito, mga kapatid, yung makakain ka sa araw-araw, tapos na eh. Sapat na eh. Di ba? At hindi ka naman pinagkulang ng Panginoon. Mareklamo lang talaga ang tao. Aba, 6 na beses na siyang kumain sa isang araw, kulang pa. Ngayon reklamo pa rin. Bakit? Gusto niya pa meron siyang mansyon, gusto niya pa meron siyang kung ano-ano sa buhay. Yun eh. Yun ang nakakadagdag ng kaguluhan sa iyong kaisipan. Dahil gusto mo kung ano-ano. Pakagustuhin mo yung pag-alis natin. Sapagkat yun, mga kapatid, ang pinakamahalagang bagay na naghihintay at pupuntahan natin. Di ba? Oo. Pinagpala ka ng Panginoon. Count your blessing. Subukan mo, umpisahan mo kung saan galing lahat ng tinatamasa mo. Galing sa Panginoon eh. Di ba? Diba, Lord, meron akong ganito, meron akong ganito. Di ba? Isa-isahin mo at mapupurihan mo ng Panginoon. Kaya lang sa tao, kulang pa. Yung taong ito, sakim. Oo, gusto niya kanya lahat. Gusto niya, pati gamit ng kapitbahay niya, kanya lahat. Aba, lilipat ka sa bahay ng kapitbahay mo. Paglabas mo, dala mo yung batsa. Di ba? Sapagkat ang taong ito, sakim. Hindi natin priority o hindi tayo, ang isip natin hindi nakatanim sa mga bagay sa mundong ito. Ang ating mga isip at puso ay nakatanim doon sa paparating na isang araw. Mga kapatid, kung saan titigil ng lahat ng mga bagay na ito sa iyo, mga kapatid. Wala ka ng ibang mararamdaman yung, kundi yung joy na galing sa Panginoon. Hindi yung joy na galing kay BBM. Hindi yung joy na galing sa kung ano man, sweldo, trabaho, kung ano-ano pa man. Mga kapatid. Oh, ewan ko bakit ganyan tao, no? Puro reklamo, no? 6 na beses na kumain sa isang araw. May midnight snack pa. Kulang pa. Di ba? Kapag ka high blood na, doon pa lang siya magja-jogging. Kapag ka talagang punong-puno na siya ng asukal sa katawan, doon niya pa lang gusto magsisi. Di ba? Sayang. Sana dinagdagan ko yung kain ko. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat merong isang napakahalagang bagay para sa bride. Labas sa lahat ng bagay na nakikita mo sa mundong ito. Yun yung pagbabalik natin. Nakita natin ang daan eh. Di ba? Ikaw yung daan. Di ba? The reason we are here, mga kapatid, upang ipakita sa mundo kung saan yung daan papunta sa Diyos. Ang nakakapagtaka, ikaw yung daan, pero naliligaw ka. Diba? Yun ang mahirap dun. I am the way. Pero hindi mo alam kung saan ka susuling. Oo. Mas matimbang sa'yo ang laman. Diba? Mas gusto mong makinig kesa dun sa galit mo, kesa dun sa kagalakan mo sa Panginoon. Diba? Praise the Lord. Believe Him with all that's in you. Amen. Yung all that is in you, yun yung hub.
Yun yung will inside the will na kung saan siya magdidirect ng ikot ng buhay mo, mga kapatid. Oh, praise the Lord. Let it stabilize every move and every motion that you make. Every thought that you have, may it be controlled by this power. On the inside of you. Ano ibig niya sabihin? Sino ba nasa inside of you? God. The real you. So ano sabi niya? Yun dapat ang mag-control. Oo. Yun dapat ang mag-control sa'yo. Praise the Lord. Controlled by this power that is inside of you. Wala namang ibang power. Siguro kilikili power meron sa labas. But the inside power, the real you, mga kapatid, wala kang pwedeng itapat dyan. Oo. Kaya sabi ko kanina, sino ba si Satanas? Isa lamang siyang instrumento sa kamay ng Panginoon. Nagmukha siyang langaw na akala mo, tumungtong lang sa kalabaw, ay mas malaki pa siya sa kalabaw. Diba? Ganun ang tingin niya sa sarili niya, mga kapatid. So wag tayong, kilala natin siya eh. At kilala mo rin kung sino ka. Diba? Huwag kang papatol kasi tapos na ang laban mo. Diba? We are dealing, sabi niya, with a defeated enemy. Kaya ang enemy naman na lang ngayon, yung sarili mong katawan. Ayaw niya magpa-control doon sa will, inside of the will. Imbes na ganun ang takbo, gusto niya ganun patakbo, paatras. Diba? Yung laman. So salamat sa Panginoon, mga kapatid. May we be controlled by that power inside of us because God is sitting right in His Word of this hour in the evening light. Saan yung evening light? Ikaw yung evening light na nagliliwanag sa pinakamadilim na panahon ngayon. Why do we say pinakamadilim, no? Pinakamadilim. Kasi ito yung pinakamapandayang panahon na ang tao talagang hindi niya na makita yung light. Ang nakikita niya lagi, brown out. Oh, hindi niya makikita yung light. Higit sa lahat, hindi niya titignan kasi hindi kaaya-aya sa paningin niya. Diba? Sino ba maraming kaibigan dito? Siguro, pagkaano, sino bang politiko dito? Di ba? Baka ang kaibigan mo, wala pang 500 eh. Oh, tignan, bilangin mo. Kilala, kabatian mo lang siguro. Oo. Eh, kahit naman nagtitinda sa palengke, kabatian mo eh. Lalo na pag binigyan, oh sige, 10 piso na lang to. Di ba? Mga kapatid, because God is sitting right in his word in this hour in the evening light, showing forth the light. That's the reason we are here. God is showing His light dito sa madilim na mundong ito. Yung madilim na mundong ito, mahuhulog siya talaga. Mahuhulog siya sa kapahamakan. Kasi madilim at wala siyang makita. Kaya ka nandirito, mga kapatid. Kaya lang hindi talaga titignan yan. Hindi yan talaga titignan ng tao. Iba sa pamantayan niya. Diba? Ang pamantayan ng tao, kailangan maliwanag na maliwanag. Kailangan makakita pa siya ng bababang hari. Diba? Kagaya ng time ni Lord Jesus Christ. Iisip nilang hari ay may kapa, may corona. Kaya nung lumitaw siya sa sabsaban, hindi siya talaga pinansin. Pinagtabuyan pa si Maria, kaya siya napunta doon sa sabsaban, doon pinanganak. Diba? Oo. Ngayon din ganun din sa'yo. Kasi dahil walang nakakakilala sa'yo, mas higit na marami yung magte-turn down. Kesa diba? Lalapit lang sa'yo, mga Mustang. Diba? Narinig niyo yung Mustang? Mangungumusta para umutang. Yun lang ang lalapit sa'yo.
maliban dun wala na. Pero pag ikaw ang lumapit, ba, ang tingin nila, mangungutang to. Iiwanan ka mga kapatid. No? Showing forth the light. The blindness of a bat, you could turn on a light and the bat would be so blind he couldn't fly. A hoot owl. All those night prowlers and things like that, roaches and things, can't see in the daytime. Diba? Kaya, mga kapatid, nung suminag ka, tignan mo pagkagabi sa bahay mo, madilim, pag nagising ka, halimbawa madaling araw, pag sinindihan mo yung ilaw, takbuhan yung mga insektong, ano, mga panggabi. Pag nasinagan sila, dahil takot sila sa liwanag. Ngayon din, mga kapatid, yung mga naniniwala sa Diyos, sabihin natin naniniwala sa Diyos eh, ang Panginoon ay pinaniniwalaan nila at naniniwala sila na isa ang Diyos at ang Panginoon. Ang tanong nga lang, kung kilala sila ng Panginoon. Di ba? Pag dumating ka bilang ilaw sa kadiliman nito, mga kapatid, ano nangyayari? Oo. Wala, hindi ka tanggap-tanggap sa kanila ang ilaw na to, ang liwanag na to, mga kapatid, sapagkat nakakabulag ito. Nakakabulag ang liwanag na ito at hindi ito para doon sa creature ng darkness. Di ba? Pero ikaw, gustong-gusto mo maglagi sa ilaw na yan, sa liwanag na yan eh. Di ba? Kasi higit mong nakikita ang Panginoon. Higit mong nakikita ang kanyang salita, mga kapatid. At higit na nagliliwanag sa iyo ang mensahe sa iyong panahon. And the evening light is come on. Every parable, everywhere you go, to nature, to the Bible, to the statues that Daniel saw and the king of that day, all them saw. And all these things, everybody, every form, every move, every place in the body positionally shows us the very hour that we're living in. Diba? Nakita ng lahat ng mga nauna sa atin. Kaya nga ninasa nila eh, sapagkat napakaliwanag nung panahon na yun na darating. Diba? Ngayon naririto. Pagbabasahin mo at babalikan mo ang mga mensaheng ito, magagalak ka mga kapatid eh. Hindi mo mailagay yung sarili mo, ako pala yung pinag-uusapan nila dun. Ako pala yung ninanasa nilang panahon na dadatnan nila at gusto nilang ikabuhay. Oh, ang daming mga propeta, mga lingkod ng Diyos, na ginustong makasama ka sa panahong ito. Tumingin sila sa liwanag eh. Ang nakita nilang liwanag, ikaw yun. Kagaya ng pinanganak ang Panginoon, yung nakita nilang liwanag, ang Panginoon yung nagturo sa kanila eh. Ginusto nilang makasama at mabuhay dito sa panahon na to, sa time ng bride. Sa time ng nobya ni Kristo na napakaliwanag. Bakit? Kitang-kita niya ang kanyang Panginoon. Nakasama niya ang kanyang Panginoon. Di ba? Oh, balikan mo mga kapatid, magre-rejoice ka. Yung iyong kalooban magre-rejoice, Lord. Ako pala yan. Ako pala ito. Hanggat hindi ganun, mga kapatid, ang paningin mo, partial ang dating. Hanggat hindi mo nakita na yung liwanag na yun sa panahon ito ay ikaw. Di ba? At alam mo naman, sa sobrang kadiliman ng mundong ito, isang bride lang, napakaliwanag niyan. Di ba? Alam mo yung paritan, ano bang Tagalog sa paritan? Ha? Lampara, yung kinikis-kis mo, tas lalabas yung genie, no? Oh, gasera. Gasera, oh. Pag ilagay mo yan sa pinakamadilim na lugar, napakaliwanag pa rin nun. Ang sakop niyang liwanag, makikita mo mga kapatid. Ganyan ang bride. Lalong-lalo na pagka nakita niya kung sino siya. Walang kadiliman na pwedeng tumayo sa kanya, mga kapatid. Maski genie. Alam mo yung genie na yan? Merong tatlong magkakaibigan. May tatlong magkaibigan
Napunta sila doon sa isla, sa gitna ng dagat, mga kapatid. Tapos, nakita siya ng genie. Kinaskas nung isa, lumitaw yung genie. Oh, meron kayong tatlong kahilingan. Hanggang tatlo lang eh. Alam niyo yung kwenta ng genie, hanggang tatlong kahilingan lang eh. Yung isa sabi niya, naku, yung kayamanan ko dun. Walang magmamanage. Gusto kong ibalik mo ako dito sa amin. Masusunod. Nawala siya. Nandun na siya ngayon sa kayamanan niya. Yung isa naman, ako rin. Marami akong planta, marami akong business. Kailangan akong bumalik dun. Minagic ng genie. Bumalik. Yung isa tamad. Gusto niya ganun lang ang buhay. Nakahiga, gaganon-ganon. Sabi niya, o isa na lang kahilingan. Ha? Sabi niya, dahil tamad siya, malungkot pala rito. Ibalik mo yung dalawa kong kasama. Yung isa, pipirma na lang ng cheque. Nawala pa eh. Pagising niya ba? Andun ulit siya sa dagat. Alam mo yung kwento doon? Fake yung genie. Fake yung nakuha nilang lampara, mga kapatid. Okay. Ngayon ay gising na kayo. Ituloy natin yung binabasa ko. Now, sa message na recognizing your day in its message. Ang ganda ng pamagat, no? To recognize your day and its message. Yung mensahe sa iyong panahon. Oo. Yung iyong panahon, ha? Mamaya, tignan natin. What day are you living, people? Anong araw daw, ikaw? Do you recognize the hour? Do you recognize the sign? Alam mo, yes, ang super sign is the bride. Pero yung pag-alis niya, kinakailangan merong siya makitang sign. Alam nga namang, well, alam mo, ikaw ang sign, eh ano na? Wala. Basta ka na lang nang hihintay, pag wala kang nakikitang sign sa paligid mo, naghihintay ka lang sa bula. Siguro, bukas na. Siguro sa isang araw na, alis tayo. Siguro, di ba? But the hour, sabi niya, yung nangyayari sa paligid, iyan yun eh. Iyan yun eh, mga kapatid eh. Di ba? Para kang nag-aabang ng bus. Nung bata ako, dun sa lugar namin, mga kapatid, tatlong oras bago dumaan yung isang biyahe. Oo. Gigising ka madaling araw, makakasakay ka, mga tanghalian na. Ganyan. Pero yung pupuntahan mo, malapit lang. Pag naglakad ka naman, naabutan ka ng bus na inihintay mo. Kaya no choice ka eh. Di ba? Do you recognize the hour? Kaya ito pinakikita sa atin ng Panginoon yung lahat na nagaganap, mga kapatid. Di ba? Aba, pag tumingin ako sa gasolinahan, mga kapatid, naaalala ko yung card ko nung elementary ako. Ganong kataas ang gasolina ngayon. Ganong kataas ang presyo ng gas. At ganon naman kababa ang aking grade. Matindi ah. Bumabalik ako sa panahon na. Pag nakita ko ba, parang hinaharap sa akin yung ano ko, school card. Filipino, 74. Science, presyong-presyo talaga. Praise the Lord at hindi siya tumingin doon. Aba, nung college ako, mga kapatid, residence list na ako. Dean's list. Mas mataas yung residence list. Kala nyo, ah. Gano ako nung college ako. Lagi akong pinapatawag ng president. Nag-rally na naman pala kayo. Ganyan-ganyan, blah, 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 blah. Oh. President's list. Dean's list. Ganun din. Pinapatawag ka rin ng dean. Kasi magulo ka. Oh, hindi dun sa grade. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid.
No? Oh, if they could only realize, na-realize nyo kung anong, saan papuntan lahat ng ito? Gera, wars, rumors of wars, lahat yan nagaganap dahil at para sa'yo. Diba? Kasi kapag hindi mo nakikita yung mga yan walang nagaganap, alam mo lang ang super sign ay ikaw, kailan ka aalis? Tanong. Diba? Tanong na halos walang kasagutan. Pero dahil nandiyan ang lahat ng bagay na ito, tumitingin pa rin tayo dyan. Kasi yun ang nagtitrigger ng ating pag-alis. Bakit mo nalaman na ganun? Kasi pinangaral lang ng prophet. Diba? Although, alam mo, ikaw ang sign. Ikaw ang pinaka-sign ng lahat ng ito. Pero para saan? O, diba? Kailangan mo makita ang lahat na nagaganap na yan upang mag-rejoice ka. Dahil doon mo mararamdaman, Lord, malapit na talaga. Diba? Eh dati, nung wala pang nangyayari mga yan, ang alam mong sign ikaw, wala pang wars and rumors of war. Pag nag-awa yung kapitbahay ko, tuntuwa na ako eh. Ayun, sign. Eh mas higit na ngayon mga kapatid. Sapagkat sa ating mga mata, nakikita natin ang lahat ng hula, ang lahat ng mga tanda, lahat ng matatanda. Hallelujah. If they could only realize, them women, that's the devil. Yung women daw, the devil. Hindi yan patungkol sa babae talaga. Meron siyang sinabi dyan sa bandang una niyan. It's the indecent devil in the name of religion. See? Tama. The name of the church. He's always been that way. He come to every prophet. He come to every saint. He even come to Jesus Christ as a religious person. Ganon nandadaya ang kaaway, no? Sa pamamagitan ng ginagamit niya yung salitang ito. But since you are the way, alam mo kung saan ka babaling. Since you are the truth, alam mo pag mali yung sinasabi, di ba? And since you are the light, the life, wala nang death na makakadaan sa'yo. In fact, nagbibigay ka ng life na nasa sa'yo. And the Bible said he'd be so close in the last days. Bakit nilagay niya even Pentecostals, no? Now it's no longer Pentecostals. Malayo. And would deceive the very elect out of the Pentecostal church if it was possible. But few, he said, but few, he said, because straight is the gate and narrow is the way. Diba? Straight na, narrow pa. Pareho lang yun ha, pasikip ng pasikip ha. Diba? Walang makakakita. Bakit hindi sisikip yung daan na yun? Eh ikaw yun. Tapos malaki ka. I am the way. Eh yung maliit lang yung daan eh. Kaya pagpasok mo, sinolo mo yung pinto. Mga kapatid, the message for your day and age is none other. The age of the bride and the message is the bride. Diba? No? Straight is the gate and narrow is the way. And few there'll be that find it. Na talagang hindi nila titignan. Hindi nila makikita. Dahil kakaiba sa pamantayan nila. Kakaiba sa tingin ng bride. Dapat ang tao ganito. Sa trabaho, may mga boss na ganyan eh. Yung hinahanap niya yung kanyang kalidad sa kanyang mga tauhan. Di ba? Nakakainis na boss yun. Ang sarap yung tug. Oh, hindi niya alam mas matalino ka sa kanya. sarap yung tug yun. Nakita mo na? Bride ka, tas ganyan ka magsalita. Oh, sino ba namang hindi, di ba? Mabiyaya ang Panginoon sa atin. Salita pa lang, bagsak na tayo eh. Di ba? Oh. Kahapon, inuutusan ko yung isa kong kasama doon. Kuhanin mo yung ganito, ganyan.
Ano? Nag-iisip pa siya. Ano, Jack and Poy muna tayo. Susunod ka o hindi? Ganun sana ang boss, no? Pag natalo, hindi ka susunod. Pag nanalo, susunod ka. Ganun sana ang boss. Kaya tuwan-tuwa eh. Eh, nanalo ko. O nanalo ko, sunod ka. Ganun, maganda ang ganung boss, mga kapatid. Oh, yung ano, yung mga oh, kaya tuwan-tuwa pagka nandun ako, yung mga ano, mga kasama ko. Ewan ko lang, nagbago na siguro ako. Kasi dati luma eh. Now, praise the Lord. But few there'll be that find it. For as it was in the days of Noah, wherein 8 souls were saved, so shall it be in the coming of the Son of Man. Coming of the Son of Man. Kagaya daw ng panahon ni Noah, ganito rin sa panahon pagdating mo. Pagdating mo. This is that day. Recognizing the day and you. Walang ibang magre-recognize. Kung paano hindi nila nakita yung time na pagdating ni Noah, yung kaligtasan nila, tinawanan pa, pagdating mo, ganyan din. Wala silang ibang papasukan kundi yung bride eh. Diba? Pero, yung mismong nakakakilala at tumatawag sa Panginoon, hindi ka nakita. Na ikaw dapat ang magiging kaligtasan nila. Diba? Sinabi na nga, I am the way. Diba? The bride is the way, the truth, and the life. And then here comes the other bride, which are saying, they are bride. Diba? Hindi na Pentecostal ang malayo, ang malapit. Oo, mga kapatid. Bride. Bride mismo, ano nagsasabi. Think of it. What day are we living in? Your day. So shall it be at the coming of the bride. Diba? Ano yung son? Pinapangaral sa atin ni Pastor? Manifestation of God. Diba? Son of Man ministry. So shall it be at the coming of the bride. Na-recognize natin kung sino tayo. The hour. Ano yung hour? Ang ganda ng tanong eh. Ang ganda ng tanong na prophet eh. Have you recognized the hour? Have you recognized the day? It is the same as saying, have you seen? Have you known? Have you understood who you are? Amen. Lahat yan nagpunta ng sabay-sabay dito sa araw na to. Dito sa panahon mong ito. Diba? Recognizing your day. What day? Bride's day. And its message. What message? God in bride form. The super sign. The super church. Na napapalibutan ng lahat ng bagay na kinakailangang maganap para makita niya ang kanyang pag-uwi. Diba? Kaya gagaya ng sinabi ko, bride ka. Alam mo yan. Bride tayo. Alam natin yan. E ano pa? E ano ngayon? Kung walang nagaganap sa sarili, sa paligid mo, yung hindi mo nare-recognize yung day na yan, what day? Aba, mga kapatid, baka mapasalubong mo si, ano, si Papa sa Roma. Baka masalubong mo yan dahil hindi mo nalalaman yung nagaganap sa panahon mo eh. Kaya ka binigyan ng sign. O, di ba? Siya naman ngayon nagsuot ng maskara. Kinamayan mo pa ngayon. Di ba? It's the same as asking who you are. Na-recognize mo yung hour, na-recognize mo yung day, na-recognize mo yung message, who you are. Di ba? Kaya nga hindi tayo natatakot, mga kapatid. Kahit anong nangyayari, mga kapatid. Dahil yung day na yon, have you recognized the day? Ano yung sabi niya kanina? Light. The day. The light. Walang iba, kundi ikaw.
Kasi ikaw na lang yung liwanag na nitara dito. Ikaw na lang yung pag-ibig na naririto, mga kapatid. Kasi kung wala ka, kaya niya ibubuhos yung kaparusahan ng mundong ito. Dahil tatanggalin niya na yung pag-ibig, yung bride. Diba? Out of the way. Diba? Kaya dahil wala ng pag-ibig, isirain na ng Diyos ito. That is the day. That is you. Your day. And that message is you. Umuwi lahat dun sa hub. Umuwi lahat dun sa center. The wheel inside the wheel. Which is the bride. Diba? Yung bride ang nagpapaikot ng mundong ito. Outside of the bride, wala nang gagawin ng Diyos kundi parusahan ng mundong ito. But because dahil narito ka, merong light. Merong day. Natitignan yung tao. Diba? Andiyan pa rin. Diba mga kapatid? And he goes on to say na there will be few that will find it. Diba? There will be few that find it. Yun nga pareho mong bride eh. Minsan hindi ka makita eh. Diba? E paano pa yung mga tao dyan? Yung mismong kapareho mong bride? Ni hindi ka malapitan? Oh, paano pa yung ibang tao? Lalapitan ka? Na walang nakakaalam? Yun mahirap mga kapatid. We are the way, pero ayaw tayong daanan. Oh, baka matapilok. Di ba mga kapatid? Anyway, that is the spirit of this world today. Heady. High-minded. No? Di ba? High-minded. But then it shall be light. It shall be you. Di ba? About the evening time. Kaya ka narito mga kapatid. Panahon mo to. Salitain mo kung anong gusto mo. Amen. Salitain mo ang mga bagay na binigay ng Panginoon. Panghawakan mo, ano sabi niya kanina? Stand to that. Oo. Hindi ka urong sulong. Pag sinabi mo bride ka, magaganap ito, magaganap yun. Diba? We are creators na galing doon sa grabing pinaka-creator na yun. And our world came from Him. And we are one. So that is the day that we have recognized our day and its message. Walang iba, kundi ikaw at ikaw rin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So, kung nakita natin ang day, nakita natin ang perfection ng bride sa panahon na to. Diba? Baka makita natin yung muta ng iba, yung muta natin, di natin nakikita, brown out yun. Brown out yun. Oh, ano yun? Bat yun, bat. Nabubulag sa liwanag. But then we, mga kapatid, since ang ganito yung kaibahan ng tingin natin sa perfect bride, wala ka lang makikita ang pagkakamali sa kanya. Of course, we do not, tinotolerate natin ang lahat ng bagay na mali. Kasi hindi naman natin sinasadyang gumawa ng mali eh. Bakit mo titignan ang mali? Diba? Walang mali kundi si Satanas. At lahat ng sa Diyos. God bless you, saints. God bless you. God bless. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang dami ng pinagkakaabalahan ng mundo talaga. Hindi na maganda o gaga. Nasabay pa yung pabasa at saka yung pangangampanya. Kaya talagang, pag nangampanya pa naman, talagang maiingay na, mababagal pa, traffic pa, tapos bawat kanto may kubul-kubul pa. So talagang di na nararapat na magtagal pa. Lalo na pagkasabay-sabay na ganito. So, hindi naman sa wala tayong pakialam kung sino yung magiging leader natin. Pero wala talaga dun yung ating focus eh.
Kahit sino naman ang umupo, ala talagang lubog na tayo sa utang eh. Yung mga, kung may darating pang henerasyon, mga kapu-apuhan natin, magbabayad nun eh. Diba? So, there's one way talaga is to go home. Sa hindi pagtatagal, sa Ecclesiastes 3, sabi niya, to everything, there is a reason. And a time to every purpose under heaven. Walang aksidente. A time to be born and a time to die. Salamat na lang. Meron ding time na body change ng buhay. Diga, pagdadagdag yan ah, eh, it's by revelation. Diba? By nature, time to be born, time to die. But by supernatural nature, there will some few na hindi dadatna ng kamatayan, bagamat pinanganak. A time to plant, o para hindi mag-react yung iba na masyadong yung body change ay kamatayan din in one sense sa laman. Kaso lang, yung way na yon kakaiba para sa bride. Idadrop lang niya yung mortal body. Idadrop lang niya yon. It's still death. Diba? Kaso lang hindi yung death na paglalamayan ka pa, ikikremate ka, o kaya naman, kung anumang paraan. Diba? Kasi maraming paraan. Iba binabalot lang sa banig. Iba tinatapon lang. Yung iba, kung ano anong ginagawa. Iba-ibang paraan lang yan. Pero kakaiba, especially itong paraan na to. Idadrop mo yung flesh, yung curse. Malapit na yan. Actually, it's ongoing. A time to die, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, a time to build up. A time to weep, a time to laugh. Diba? Eh, ang time ng weeping ng Panginoon, napakaikli. Talagang, in other words, mga kapatid, diba? Ang ikli-ikli, although godly emotion yun, napakaikli pa. Ibig sabihin, talagang sa sobrang kagalakan ng Panginoon, para lang maiano na nasa ano siya, nasa laman siya, express din yun. Diba? Umiyak siya. But there's lot of time, all time, to laugh. A time to mourn and a time to dance. Time to cast away stones and time to gather stones together and time to embrace and time to refrain from embracing. A time to get and a time to time to get and time to lose. And time to keep and time to cast away, to cast away. Time to rend and time to sow. Brother Joe, tayo dito. A time to keep silence and time to speak. In other words, we know what time we are. We know what spot we are in. So, in general, alam natin kung ano yung oras natin. And we know that it's time, it's going home time. So, that's the greatest time of all. It's going home time because maraming type dito sa atin na ang pinakamasarap ay yung uwian. Maraming type dito, no? Lalo na kapag umalis ka, trabaho ka, ng ibang bansa ka, o kahit saan ka man pumunta ngayon, kahit pa sabihin mong masaya yung pinuntahan mo, mapapagod ka. Kasi namimiss mo yung higaan mo. Namimiss mo yung tsinelas mong malambot. Kasi nakasapatos ka, outdoor eh. Namimiss mo yon. Higit sa lahat, yung sasalubong sa'yo na pet mo. Namimiss mo yon. Diba? Those are just types. Namimiss mo yon. Namimiss mo yung loved ones mo. Makikita mo na yung loved ones mo. Kaya gustong-gusto mo nang umuwi. No wonder why meron tayong type niyan dito. Kasi merong reality niya na gagampanan na natin. Diba? Diba? Brother Branham saw that. Yung kanyang chair na embargo ba yon? Oh, nandoon. Yung kanyang pet, nando doon. Diba?
Naalala ko talaga yung mga pet eh, kaya talagang may significant ang pet. No, ang bride ay pet lover talaga. No? Pet lover talaga. So may mga nakaraan tayong mga naging pet kahit hindi pa tayo believer. Minsan sa sobrang ano natin, sa sobrang curious natin, gusto nating mapabuti. Eh napasama. Wala tayong alam eh. Wala pang alam, hindi tayo pa ganun kaalam. Eh bumili ako ng pampurga. Eh sobrang laki pala ng dosage. Ayun talaga, namatay talaga yung mga bulate. Pati siya patay. Sobrang taas ng dosage, eh hindi ko malimutan yung aso na yun kasi napakabait. Napakabait, very faithful talaga and loyal. So hindi ko siya malimutan kasi nakukonsensya ako, ako yung nag-cost. Gusto ko mapabuti yung ano niya. Kasi hindi pumapayat, ang sexy niya, parang kabayo. Yung pala talagang ganun yung breed niya. Gusto kong tumaba. Kasi purgahin ko kaya to para tumaba. Ayun, namatay. Grabing konsensya ko. Pero di bale, sabi ko nga, sa going home time na ito, sasalubong siya sa akin. Kasi i-speak ko siya. Diba? I-speak ko muna siya bago ano. So, I miss that pet na ano mga kapatid. So, we've seen that this is the time, a going home time. So, when the time is going home, talagang wala ka nang inaalala. No, no matter how hard Satan, our great adversary, tried to put us load. No? And we're not immune. Habang nandito tayo, meron tayong sariling kaisipan at meron tayong flesh. Salamat na lang at meron tayong greater is He. No? That we're able, through His grace, we're able to continue to accept God's word regardless of our reasoning. That's nothing but the truth. Merong inside na nagsasabing that's nothing but the truth. At meron dong nagre-repent. Help me to drop these things always because we commit mistakes always. Thank God, that's the secret of the elect. No? Sabi ko nga kanina, abalang-abala ang mundo kung sino ang i-elect. No, na wala mang kasiguruhan. Salamat na lang tayo ay hindi tayo ang boboto. Siya ang nagboto sa atin. Siya yung nag-elect sa atin. At yung botohan na nangyari sa atin ay kahit sinong Rappler at Comelec ay hindi pwedeng dayain. Talagang binanggit. Hindi kayang dayain. No? Kahit hindi ka na magsabi ng hindi ka madadaya. Wala. Kasi matitindi yung nasa taas. Yung nagpapaikot nito eh. Matitindi. Kita mo nga. Ngayon lang tayo namumulat sa history. Tagal-tagal na. Kahit yung mga ano natin, bagamat sinasabi, ay hindi ganyan nangyayari kung hindi pa nabuksan yung Facebook. Hindi pa natin maglalabas. At mababalansi siyempre natin. Talaga naman punong-puno ng corruption, punong-puno ng lies ang mundo talaga. So, talaga ang natitira na lang katotohanan ay ikaw. 'Di ba? At nakakalungkot man sabihin, kukunin na ng Panginoon yung katotohanan na 'yan. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng hatulan ng Panginoon itong mundo hangga't nandiyan pa yung katotohanan. Pero pag wala na yung katotohanan 'yan, talagang hahatulan na ang mundo na ito. At ang paghahatol ng Panginoon ay sadyang at talagang napaka-perpekto at makatwiran. Para sa mga wicked ay talagang pansamantalang magiging abo sila, para sa other covenants ay talagang sila ay pupurgahin din bilang selyo ng kanilang pananampalataya. 'Di ba? Pupurgahin sila, 'yun ang kanilang purging. Pero yung bride, eh bayad na ng dugo niya 'yan eh. Especially washed by his own blood para hindi siya makabilang, wala siyang place sa dakilang kapighatian. 'Di ba mga kapatid? Ang masaklap yung mga nag-angkin lang, nag-claim lang, yung makakaranas ng great disappointment. Sabi ni Brother Ban, hindi yung mga nasa bar, hindi yung makasalanan, yung mga pusakal or asukal. Hindi 'yon, kundi yung mga nag-aangkin sila ay tunay. Tapos darat nang sila ng dakilang hatian. Hatian. Oo, hatian sila doon eh. Niko muna. Hatian sila eh. Ako mas sunod na ako. Kapighatian. Oo. Hatian. O, hatian nga. Oo, tama. Sabi ng Panginoon sa, sabi dito, see,
Jesus saw sin it. Amen. Was so perfectly born for that day until God expressed every move that he made. He was God's revelation. God revealed. Now, he sanctified with his spirit and blood a church that he might make every promise in the last day be revealed. Kailangan niya munang isanctify ang piniling iglesia upang mahayag sa kanila ang pangako dito sa huling panahon. Now, so kilala natin na hindi mahahayag ang lahat sa lahat kasi yun lang na sanctified talaga ng dugo ng Panginoon. Sa kanila lang mahayag. Now he could go back. Now see, he could go back and pick up what? Ano yan? See, he could go back. He's speaking about God. And pick up what these other fellows has left off here. Ang tinutukoy niya, yung mga hindi nakuha ng ages. Diba? Tama po ba? What others left off here. Kasi pagdating sa atin, wala namang mystery. Ginather lang eh. Sabi gano'n ng prophet, diba? Pagdating sa kanyang ministry, yung last day messenger, ay wala siyang mystery. Kundi i-gather lang. Fellows has left up here in the last days and by the Holy Spirit reveal all the mystery. All, tapos singular, no? Of the seven seals. Kaya pag technical ka talaga, sabihin mo, mali talaga yung grammar ng prophet. But by revelation, salamat, yun yung ang ginagamit ng Panginoon. Mystery of the seven seals. So, ang mystery ng seven seals, walang iba kundi ang kanyang sarili sa kabuuan nito. He is expressing himself. That's his purpose. Yan ang layunin niya. Ini-express niya yung kanyang sarili. Tipo ba? Kaya lang, nung in-express niya yung sarili niya, kaya nga opening ng selyo ngayon, may mga nagdaan na nakaraan, hindi pa lubos alam ng mga mananampalataya sa bawat panahon kung ano yung kanilang ginagampanan, yun yung panahon na yon upang magbuo. Pero this time, hindi na. Inireveal na niya eh. Diba? Kasi hindi lang naman tayo tumutukoy sa bride in the last days, kundi yung message in the last day for the bride in the last day. But the message itself is the 2,000 years old body of Christ. Diba? Yun yung tinatawag natin feminine part of God. Hindi lang yung bride in the last days, kundi the whole 2,000 years old body of Christ. No, we are no greater than Paul, we are no greater than Peter, Irenaeus, and so on and so forth. We're just the same. Pero in the last day, kung saan ang binhi mo nakatalaga, nakadesign para ibigay ang kapunuan. Kaya nga, day without us cannot be made perfect. Di po ba? Kasi meron ganyan, mga turo, talagang itinaas na yung kanilang sarili. Na talagang dito lang ibinuhos. E ano bang ibinuhos dito? Ano bang kapahayagan? Bride, ano ba ang bride? In the last day lang? Hindi. 2,000 years old body of Christ, she's standing upon her faith. Kaya may rapture na magaganap eh. Walang mararapture na magaganap kung bride in the last day ang tayo mo. Puro bride in the last days. Diba? Bride in the last day, real bride in the last days, knows the whole bride body. Yun yung revelation na nagbigay sa kanya ng new birth. Because new birth is Christ. Not partial Christ, but the whole Christ. That's his purpose. That's why he died. That's the second fold of threefold manifestation. First, to express himself in Christ. Then, express himself through the church. Right? And we know the revelation
about the terminology of the prophet himself, the difference between the church and the bride. Di po ba? And the same thing, Christ was the Word. And the church, sabi niya, and the church becomes the Word. Di ba? In other words, nandun na yung turning corner and the church become the bride. Kasi may separation ng church at saka ng bride eh. Di ba? Although, alam natin ang tinutukoy dito ng prophet because it is written already in capital C. Di ba mga kapatid? Pero yung pagdidiin at pag alam natin mga kapatid, kasi hanggang sa ngayon mga kapatid, yung church sa end time message, akala nila yung talagang ano pa rin. Sama-samahan pa rin. Hindi nga eh. Di ba? Hindi po eh. Kaya siya na-separate. Alam nyo, nabanggit ko nung napag-usapan namin nung nakaraan, nung binisita ko nila, Brother William, at saka ni Brother Joe Ed, at saka nung uyab niya. Sabi ko, ano kaya kung ma-meet natin si Brother Joseph Branham? Sila ang nagpapakalat ng quotes. Sila ang nag-spread ng quotes. What if we refer to him the quote that says, the Brother Branham, your father, is positive that that tabernacle won't get it? Ano kaya ang mararamdaman nila? Ano lang, no? Usapan lang. Eh di ganun pa rin, hindi pa rin nila maintindihan. Kasi sinabi na ng prophet eh. Di ba? Kasi napag-usapan namin yung positions of foolish virgin. Saan ba yung sakop ng foolish virgin? Kasi pagdating sa bride, walang foolish virgin. Walang foolish virgin kasi bride nga eh. Bride na talaga yan. Di ba? Eh di dalawa lang yan. Yung isang nag-aangkin ng bride, hindi po pwedeng foolish virgin. Tama po ba? Pero, pag sinabi kasi the message of the hour is the bride, yun yung mga dumidikit-dikit doon, yun talaga hindi pwede sa foolish virgin. Pero yung mga tao na nakarinig din ng message, kaya lang hindi talaga ito, hindi pinag-aksayahan ng Panginoon na i-break sa kanila ito kasi wala silang sisidlan. Diba? Mga naniniwala sa message mga kapatid, pero hindi sila tumutuligsa. Wala silang banat na about two soul, ganyan. Wala silang banat about the extreme. Okay? Wala silang banat. Dito nagkakabanat ang lahat sa changing nga eh. Dito lahat naging extreme. Dito lahat naging polygamy. Dito lahat lumabas eh. Pero, so dito talaga ang labasan ng tunay na kulay. Kaya dito walang pulis virgin. Doon sa iba na ano talaga, mga walang hindi inaano yung mga stand. Meron ako mga kilalang church na ganyan. Hindi sila nag-ano ng stand. Wala silang pakialam sa stand. Hindi nila binabanatan yun. Basta sila ay naniniwala na meron ng message sa huling panahon. Di ba mga kapatid? So napag-unawan, kasi hindi po pwede. Dineclare na ng prophet na ang Branham Tabernacle ay gagamitin talaga to spread. Di ba? He admonished his church to go to pay the tithes. Ganun lang talaga eh. Diba? Kaya naisip ko lang yun. Ngayon ko lang naisip yun. What if ma-meet mo? Kasi other churches have their parang meron silang pagkakataon. They were able to visit sa, meron kasing ano yun eh, meron season yung VGR. May mga programa sila sa young people, ganyan-ganyan. They were able to visit Branham Tabernacle. Naisip ko lang yun. Ano kaya kung ano, makashare natin si Billy Paul, buhay pa, Brother Billy Paul, Joseph. Anong tingin nyo dyan na hindi nyo makukuha? Eh, hindi para magmalaki o kaya magdebate. Naisip lang natin yun kasi may topic kasi sa Pulis Virgin. Hindi Pulis Virgin ang VGR, ha? Hindi sila Pulis Virgin. No, hindi sila Pulis Virgin. Bride sila. No, kaso lang, hanggang ganun lang sila. Pero meron talagang mga other churches na hindi bumabanat. Hindi sila neutral. Talagang focus lang sila sa word na na-receive nila. Diba? Doon mga kapatid na pag-usapan yon. So, we're also at that time where we know who is who. Di po ba? Kaya hindi tayo basta-basta maano lang na ano. Na, ano bang tayo nito? Ano bang tayo nito? Expose ka agad. No, kasi ano bang stand nito? Ano bang yung tinuturo nito? Eh malalaman mo kagad di history. Madali ka agad yung sasabihin.
may magsasabi ka kasi, ah, ito yan sila, ito yan sila, ito na sila ngayon. At i-update ka rin ng Panginoon. Diba? Kahit nga yung mga, ano eh, yung mga, yung ginagawa ng Panginoon na way ng paghango sa ganong kalagayan. Diba? Hindi na natin tinignan yung kanilang pinanggalingan, kundi yung way ng Panginoon kung saan sila dinadala. Which is, yung way ng Panginoon is yung word. Diba? Yun yung identity ng bawat isa na umaalis dun sa kulungan. Yung word. At pag naalis na sila dun sa kulungan, no way na para ibalik sila dun ninuman. Di po ba? Sabi niya, and the church becomes the bride when it lets the word go through them. Sino lang ba ang maglilet ng word para dumaloy? Walang iba kundi yung true bride. But when they accept, may but ano? But when they accept, kaya nga na-separate yung church sa bride eh. But when they accept a hybrid denomination, how can the word go through it? Hindi pwede. Diba? Kasi accepted na nila eh. Yung hybrid denomination eh. How can the word go through it? It's grounded. Ano pa alam ninyo sa electricity, hindi naman lahat tayo nakakaalam niyan. Ang purpose ng switch, pag binuksan mo, bubukas yung ilaw. 'Di ba? Pero pag nagkaroon ng short circuit, maapektuhan yung fuse mo. Puputok yung fuse mo. So hindi mo ma-serve yung purpose mo dun sa switch o sa kung anong gusto mong gawin. Patay yung ilaw. Gaganon lang yung kick-stop. Pero yung load mo, hindi maapektuhan, yung switch, yung fuse mo, magtitrip lang. No? Magtitrip lang. Yung iba talagang nadadamage na. So, hindi magtutuloy yung flow, current flow. Mahalaga yung current flow eh. Diba? Yung switch, yung supply, yung pinaka-wire, at saka yung pinaka-load mismo. Siya yung i-illuminate ng light. Diba? Yun yung ni-restore sa atin ng Panginoon eh. Remember, yung bagamat wala pa sa atin yung theophany, merong na-restore sa atin na connection to our, kaya nga merong praises ang Panginoon that we hear from our theophany. Doesn't mean na nandyan yung ating theophany at nakikinig na tayo dun sa kanyang theophany. Yung ating King theophany ang nagsasalita, which is the Lord Himself. Diba? Reason why I recall that theophany, because yan yung hindi nawala sa Panginoon, yung cord. Yung cord na yan, hindi nawala yan. Pero kailangan niyang alisin yan para siya ay mapatay. Tama po ba? Tayo naman, bagamat wala pa yung theophany, ni-restore yung cord. So, nagkaroon ng flow ng current. No, pag may sinasabi yung Panginoon, parang yung light bulb, ching, biglang ilaw ganyan. Diba? Yun yung ginagamit na image kapag ka nakukuha mo yung right idea. Diba? Yun, example lang yon. Pero yung revelation yung tinutukoy natin na kapag sinasabi, merong flow ng current. Diba? Merong flow ng revelation. Diba mga kapatid? Grounded, and it causes a short and blows a fuse. Ibig sabihin, magkakaroon ng open circuit. Pag open yung circuit, walang flow. Diba? Doon na lang sila, stagnant na lang sila. Pero salamat sa Panginoon, hindi po pwedeng magkaroon ng flight kung ang fuse natin ay blowed. Walang flight. O paano magiging successful ang flight? What I'm saying is yung going home. Kailangan yung circuit, kailangan continuous yung flows. Continuous yung kagalakan yan, mga kapatid. Diba? But when the current is flowing freely, the Word of God, ano daw yung current flowing freely, the Word of God, it expresses itself. Hindi ito manufactured. Di ba mga kapatid? Hindi ito tumutulay sa alambre. Totoo ito mga kapatid, hindi ito ipokrito. Nagpapakatotoo ka. Di ba mga kapatid? The works that I do, you shall be also. Yun ang purpose nun, yung pagpapakatotoo mo. You will do the works of Him, 2,000 years ago. Diba, alam natin kung ano yung greater works na yun, mga kapatid. Gustong-gusto natin yung quote na yun, mga kapatid, sapagkat sa iba, magpasa hanggang ngayon, ito ay hiwaga. Ang greater works nila ay, ano,
magparami, miracles, kung ano-anong mga signs and wonders. At kapag natunugan yon, dadami ang attendee, dadami ang abuloy. Diba? Ganun din yun, abuloy din yun eh. And in the last days, it shall come to pass, behold, I send you Elijah the prophet, and he shall turn the hearts of the children back to the fathers. Malinaw na sa atin ito, hindi yung isa sa uli sa atin yung pagkaalam ng mga nauna sa ating mga apostol, kundi back to the fathers, kung sino tayo. Diba? Son of man, word made flesh. Back to the fathers, hindi lamang, oh, alam na natin ngayon kung ano yung stand nila Peter, alam na natin. Eh, yung pinahayag nga sa'yo is para sila ma-resurrect eh. Di ba mga kapatid? Para sila ma-resurrect. And in there would be a time comfort when he would express himself pag nag-flow ang current, na turn na yung heart ng children back to the Father. Time to comfort when he could express himself in fullness of his Godhead. Ibig sabihin mga kapatid, kapunuan, hindi pwedeng hiwalay sa kapunuan ang literal na pag-uwi. Ang physical events, hindi po pwedeng ihiwalay yan sa kapunuan niyang pagpapahayag. Kasi ginampanan niyang una yan eh. Diba? Sa Acts chapter 1, literal siyang na-caught up eh. E tapos ihiwalay mo yan, hindi po pwede mga kapatid, hanggang pangarap na lang, nagbabaka sakali ka, baka hindi pa sa iyong henerasyon maganap. Eh wala na ngang time eh, it's going home time. Kung hindi pa ikliin ng panahon ng Panginoon, walang lamang maliligtas. Di ba mga kapatid, we will be living in an insane and it's now happening. Tumingin kayo, anong proof? Ang dami. Di ba mga kapatid? Insane na ang tao. Through his church have a preeminence, sabi niya, fullness of Godhead, para ma-express niya ang fullness ng kanyang pagka-Diyos, deity. Sa through his church, having the preeminence in his church. Oh my, what? The anointed man, now the anointed people. Christ is the mystery of God revealed. Oh my, to bring back the anointed bride and bridegroom. Para ibalik ang anointed bride and bridegroom. Salamat sa Panginoon at naibalik niya. Naibalik na niya. Anointed by accepting what Eve turned down. Diba? Bilang prefigured mga kapatid, talagang nakadesign sila na ano eh, mag-fall talaga through permissive will eh. Pero salamat sa atin, meron man tayong permissive will, pero ang perfect design sa atin ay yung perfect will. Diba? Kahit na meron pang umiiral na permissive sa will sa atin mga kapatid, mas kapangyarihan ang perfect will. Even meron quote na nagsabi that he make that works to work for His perfect will. Di po ba mga kapatid? In other words, lumalago. Di ba mga kapatid, ang ating pagkaunawa to the point na masakop yung ating mga mahal sa buhay na walang new birth, walang interest na makinig. Di ba? Walang interest dumalo. Mas may interest pa abangan yung merong sakbit na ano. Kilala niyo yun? Yung nagsasabi na ano nang kung ano yung numero na lumabas. Mas inaabangan pa nila 'yon. 'Di ba? Pero ha, para sa bride lang po ha. Ang minahal nila ay word made flesh. And ang nagmahal sa kanila ay Son of Man. Ayun ay hindi po pwedeng baliin na basihan ng Panginoon. 'Di ba? Kaya ang iba mag-aano, magpuprotesta. Eh ba't ganon? Eh ba't ganon? Eh wala eh. Eh ngayon ka magpuprotesta eh samantalang dumaan na isang beses sa iyan. 'Di ba? Palagi pala. Accepting what Eve turned down,
and Adam, coming back with the anointing of the word, because he said, my word is spirit. See? Anointed with the word. What Eve turned down, he comes back and we accept it. Hindi natin sinasabi na dahil tinurn down yun ni Eve, siya ay napariwara na o na-lost. Hindi po. Sila ay naligtas dahil sa dugo. Pero itong mga sumunod sa kanila na totally nag-turn down ng salita, kasi nga nabanggit kanina ni Brother ano, sila ay nagkasala lang sa laman. No? Kasi bagamat spoken word si Adam at saka si Eva, hindi pa sila glorified. Wala pa, binaypas nila yung theophany. Tapos gumamit pa sila ng free will. Oh, 'di ba kaya talagang ano talaga according to the great yung plano ng Panginoon, pagpo-fall talaga sila. But there is a blood. 'Di ba? There is a blood bilang prefigured ng great plan of redemption, mga kapatid, para sila itubusin sapagkat wala naman silang old soul. 'Di ba? Number one, wala silang old soul. Ang kanilang katawan lang ay tumanda at namatay. Di po ba? Salamat na lang at merong ibinalot na bagong katay sa kanila. Amen. At tayo yun. Do you believe that? We are part of that sacrificial lamb na ibinalot kay Eva at kay Adan. We are part of that. Kaya nga, bahagi tayo ng great plan of redemption eh. Hindi lang sakop, bahagi tayo na nag-execute ng great plan of redemption. Yun yung way back ng Adamic race. Amen. Sa John 12, diretso na natin sa verse na nais natin tukuyin. John 12, verse 26. O 23 muna. And Jesus answered them saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Ito yung isa sa sign na hinihintay natin na maganap in fullness. Sapagkat yung glorification ng Son of Man sa panahon ni Lord Jesus Christ ay hindi lamang tumigil doon sa na-body change siya, na-caught up siya, tuloy-tuloy lahat kumpleto. Ganon din ang glorification ng Son of Man. Authority, lahat-lahat yan, recognition of His authority, lahat-lahat yan, identity, hanggang ma-body change, hanggang ma-caught up. Yan ang glorification complete. Di po ba? Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat. Ayan o, oh, lakas di ba? Hazard pa yan. Tapos ang hirap overtake. Verily, verily, I say unto you. Tapos isiningit niya ito. Jesus answered them saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Tapos sabi niya sa 24, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. It bringeth forth much fruit. So nakita niyo yung glorification niya mula sa groom hanggang sa bride, many-membered body. Kompleto ang glorification niya, mga kapatid. Sinakop niya pati yung body. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep into it unto life. Alam na natin yung ibig sabihin nun. Hindi naman nangangahulugan na ayaw mo yung buhay mo dito, tinatakwil mo yung buhay mo dito. You just love who you really are. Amen. Hindi yung kung ano yung dinatnan mo dito, kundi kung saan ka uwi. Di ba mga kapatid? If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also be my servant. If any man serve me, him will my Father honor. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, that for this cause I am unto this hour. Kaya ako na parito. Father, glorify thy name.
Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and I will glorify it again. At yun yung panahon natin. I have both glorified it and I will glorify it again. The Father Himself is glorifying again the Son of Man. Amen. Yun yung peace natin mga kapatid. Niluluwalhati niya ang Son of Man muli. Tama po ba mga kapatid? Eh sino ba yung Son of Man? Bride. Christ in many membered body. Diba? So, ang iba, pagka ginuglorify ng iba, yung iba nagiging panatiko. Diba? Nauuwi sa humanism. Pero pag ang Diyos ang nag-glorify, nauuwi niyang body change. Diba mga kapatid? Diyos kasi ang nag-glorify. Sabi niya, I have both glorified it and I will glorify it again. Siya mismo ang magluluwalhati. Eh. Hindi yung kung magagather ka lang ng mga meron. Hindi ito mga kapatid. Ang Diyos mismo ang magluluwalhati. Diba mga kapatid? So sa quote sabi niya, you know what happened? There a voice from heaven. Ito pala. You know what happened? Notice what happened. You know what happened? Notice. They seen Jesus glorified. That's all they wanted to see represented Jesus glorified. Yung iba, hanggang ngayon, di makamove on doon. Si Lord Jesus Christ na glorified. Walang masama doon. Kaya lang nanatili sila doon sa glorified Jesus 2,000 years ago. Pero ang sabi ng Ama, I have both glorified it and I will glorify it again. Di ba mga kapatid? Ngayon yung ginagawa ng Panginoon. Alam nyo nangyari kay Lord Jesus Christ nung glorify niya, na body change, na caught up, nagningning. Di ba mga kapatid? And so it is today. Ano na? Andiyan na po ba? And you know what happened? Ilan bang hit? You know what happened? Maraming hit. What happened? Notice. Sunod mo sis, notice. Wala ano. Ito na lang, ibang kin na lang. They seen Jesus glorified. That's all they wanted to see represented. They seen Jesus glorified. Yan, isa lang yan. That's all they wanted to see represented Jesus glorified. Ayan na po. And so it is today. Andiyan na po ba? And so it is today. We don't try to be some big person. Right? Kaya nga gustong-gusto natin yung ministry. Na separate natin yung mga nagpapapapel lang eh. Na recognize natin, na discern natin yung may gusto lang sa posisyon. 'Di ba? Mayroon pang nag-alok dito minsan. Gusto nyo ba lagi ako diyan? Naalala ni Brother Arnel 'yun, ha? Pwede ba sabihin, pwede ba nagpapaalam? Pwede ba lagi na lang ako dyan kahit tuwing Sunday? Pero inyo may sarili siyang church. Mas excited pa siyang pumunta rito. Halatang halata. Ang kapal. Diba? Alam nyo na, ibig sabihin nun, diba? Totoo naman eh. May church siya. Tapos gusto niya pang pumunta dito. Ba't kaya? Okay sana kung sa word eh. Okay sana kung yung dala-dala niya, okay din. Pambihirang theologian yun. May clue na kayo, ha? You know what happened? Yun na yun. And so it is today. We don't try to be some big person. Nobody tries. Diba? Sino yung gustong maging some big person? Lutang ka. We don't care what the people say about us. Our name ain't nothing. It's His name. Our life, it's nothing. It's His life. It's His power, not our power.
And there is only one thing that we love to do, is see Him glorified. Diba? Makita siyang naluluwalhati. Eh, siyempre, paano natin siya makikita ang maluwalhati? Pakinggan natin yung salita. Nung marinig natin yung salita, ang niluluwalhati niya, yung kanyang bride. Yun yung makita natin, yun yung nakikita natin. Hindi, not some big person. Amen? Glorified. And how can it be when He's glorified in us? By His resurrection, that's in us. We see Him represented again as He was today. So yung glorification, nangyayari. Remember that mga kapatid, the Lord Himself, thank God. Diba? Sapagkat, thank the Father, sapagkat niluwalhati niya yung anak that time. Sabi niyang ganun, wag kang ano, sabi niyang sumagot ang Ama na nasa langit, voice sa iba, thunder eh. Niluwalhati ko na yan, dalawa, both, and I will glorify it again. Yan yung kagalakan ng Diyos. Do you get that? See, our desire is not to be glorified. Diba? Hindi maluwalhati sa ating sarili. Our desire is not some big name. Our desire is not boost some church. Kahit yung pag-i-extend natin, pag-share natin ng mga word para sa ibang church, hindi para i-boost lang sila. Diba? Or make more in a Sunday school. Or trying to bring in hug tie, push in. Ayun yung mga, ano, yun yung mga expression ng mga fabricated life sa paglilingkod sa Diyos. Push in. Pinipilit, offer a picnic party, di ba mga kapatid, para lang ano ganahan, or bring stars, buttons, or something, nilahat na ng prophet yung mga pastor, di ba, yung mga gusto ng mundo, di ba, yung gusto ng denomination, or something else like that. That's not our desire. Our desire is to see Him glorified. Why? When you see Him glorified, you are identified to it. Amen. Glorified what? Not with self-pride, but in us. Amen. Our lives to prove He is alive and living in us. Amen. Amen. Di po ba? Next quote. And when you see the church getting worldly, we've seen that already. Di ba? Naging worldly na. Before mga kasama natin, naging makamundo na. Andiyan na yung hinayaan nila yung woman preacher. Talaga sa likod ng pulpit, literal. Di ba? Like it was in the days of Sodom. See? The church world all going into worship. The God of this evil age. And seeing that, then seeing a little minority group gathered out under the inspiration of God, producing again the life of Jesus Christ by the scripture that's supposed to happen. You know what hour you're living in. Right? Alam mo kung anong araw na bubuhay ka. This is the Father glorifying the Son of Man again. Amen? The Bible foretells by prophecy what day that they were living in and what time we're living and what kind of a events ought to be taking place. Hindi lang letter form yung sinabi the Bible. Kasi kung yung Bible, malilito tayo eh. Pag nagbasa tayo ng Bible, saan na ba tayo? Anong araw na ba ito? Wala. Salamat na lang, yung Bible, bagamat hindi natin maunawa ang lubos, meron sa ating paunawa. Yun, ang Diyos mismo, yun yung way niya ng glorification. Yung nauunawaan mo yung message, yun yung resulta ng glorification ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? And what kind of events would to be taking place? It foretells it exactly to the letter and has never missed one age. No, hindi naman tayo porkit sabihin natin na hindi tayo matalas sa verse, hindi porkit sinasabi natin ganun, eh wala na tayong pakialam sa Bible. Hindi, no? Ang bride, pagka-biblical yan, hindi po pwedeng hindi niya anuhin yan, bigyan ng importansya.
Higit sa lahat, alam niya i-position yan. Diba? Kaya lang, discern niya kung sino yung nagdadala-dala lang niya ng letra na pumapatay. Diba mga kapatid? Mahalaga sa kanya ang bawat propesiya. Di po ba? Mga kapatid, kasi wala tayong pattern, wala tayong pag-aanuhan, wala tayong saan natin i-reconcile yan kung ano ng panahon ngayon, wala naman sa Word of God. Salamat sa Panginoon at inilatag niya ng maayos sa ating maliwanag at talagang pagbukas niya sa ating liwanag ay lubos na nagpagalak sa atin. Never miss one age all the time. Not one time has it ever missed. And it won't. It will never. For who are predestinated to see it, will see it. Diba? Makikita at makikita niyan, regardless. Kahit iisa na lang yun, regardless. Diba mga kapatid? Jesus said, no man can come to me except my Father draws him. And all that the Father has given me will come. It's the Word joining with the Word. Anong sinusug ng prophet doon? Walang makakapunta sa akin maliban siya ay pinalapit ng Ama o tinawag ng Ama. At lahat ng tinawag ng Ama ay pupunta at pupunta. Sabi ng prophet, it's the Word joining with the Word. Diba? Hindi na yung person ang tinutukoy niya. Diba? Yung ng manifestation ng God. It's the Word joining the Word. It can't do nothing else. We know it the day that we're living in. Siguro last na ito. Brother, let's get all things ready. Amen? And it's scriptural because in last chapter or 21, first 21st chapter of the book of Revelation, he made herself ready. She made herself ready. Diba? Let's get all things ready. For one of these days, the fire, capital F, alam naman natin yung small f, talagang darating na. Pero yung dumating na yung capital F, fire is going to fall. Diba? The entire Holy Spirit. Diba? Yun yung nagbaptize sa atin nung nabuksan ng selyo. Di po ba? The fire is going to fall. We're going up. Sabi ng prophet, now let's get ready for the fire falling time. It's fire falling time. And also, you can also use that fire falling time, yung ating theophany. Di ba sinabi ng prophet yan? One of these days, yan ay susundo sa inyo. Fire falling time. Light yan eh. We're in the last days. We all know that. And we're ready for that coming of the Lord. The thing to do is to separate yourself from all sin. Separate yourself from anything that pertains to the world. Don't love the world or the things of the world. Kaya na nating i-separate yan, mga kapatid. Let no man by his creed deceive you. Amen? Salamat sa Panginoon, ano? Na-try natin ito. Let no man by his creed. Diba? Naka-encounter na rin tayo ng may kanya-kanyang creed. At hindi tayo nadaya. Hindi sa sarili nating pagsusunog ng kilay, hindi sa sarili nating pag-aaral, kundi sa biyaya ng Panginoon nang ipahayag niya yung salita, nang i-glorify niya yung word, Christ, the anointed people, nagalak ka ngayon, mga kapatid. Diba? You stay right, straight in the promise of God, the word of God. And that word, if it's a word for this day, God vindicates it so. Kasi yan yung headship eh. Diba? Ang hirap kayang maglingkod ng walang ulo. Ano ibig sabihin nun? Patay ka sa harap ng Diyos. Naglilingkod ka, gumagalaw ka, nakakaupo ka, nakakatayo ka, nakakapunta ka sa gusto mong puntahan. Yung pala, pugot ka. Nakakatakot yun. Nakakita na kayo naglalakad na pugot? Marami, spiritual. Tumatayo pa sa likod ng pulpito. Pugot. Nakakatakot kaya yun. Praise the Lord. The word. Sabi niya, and that word, if it's a word for this day, God vindicates it so. If He doesn't, it's not the word for this day.
The word that fell on the day of Pentecost will not work this day. No, sir. That was for Pentecost. This is for the bride. Going home of the bride. We've got something different. The Pentecostal represented that again. We're in the bride age. No more than the word of Noah would work in the days of Moses. No more than Moses' law would have worked in the time of Paul here. He tried to tell them, you are dead to that and you cannot have that. Sabi niya, church, you whom I'm speaking to tonight across the nations, you've separated yourself from denominations. Thank you, Lord. Amen. And all the filth and things of the world, and all those things that keep you in man-made creeds and orders and things like that. You separated yourself. Separated yourself. Look up. Get ready. The fire is going to fall. One of these days, God is going to let him come and sight to behold. Would you be ready when he comes? Amen. Would you be ready to go up with him? He comes when he comes? Amen. The secret rapture of the supernatural bride shall be made more from mortal to immortality, be changed in a moment, in a twinkling of an eye. We which are alive remain shall not prevent them that which are asleep. God bless. Thank you, Lord. Masaya pa ba kayo? Me too. Amen? Talaga? Tunay nga. Dali lang po. Yung isang driver, alam niya kung kailan siya hahataw. Alam niya kailan siya titigil. Amen? At alam niya kailan siya maglalagay sa tresera. Pag ginagay niya sa tresera, tuloy-tuloy na yun. Amen? Nakuha niyo bang gusto kong sabihin? Tuloy-tuloy ng patas yun. At ang Panginoon, siya, dahil siya lahat ng susi nito, sabi niya gan, wala kang magagawa nito, maliban na lang kung ikaw ang pinagpayagan nito. At alam mo kung kailan kayo aalis. Amen? Hindi ka hahayaan ng Panginoon na iahan kung kailan yun. Amen? I-re-rebuild sa'yo lahat ng mangyayari. Signs and wonder, pakikita niya. Sa panahon mo, pakikita niya. At yun, amen? Hindi kahihang kung kailan. Natatanungin mo si Brother Brad kailan. And then nakakita mo si Pastor kailan. Amen? Ilalagay sa puso mo kung kailan mangyayari yun. Dito mismo mangyayari yun. Amen? Napakadaming tumitingin dito sa pag-alis nito. Tumitingin. Eh, ang tanong, hello, kasama ba kayo sa pag-alis? I know the brides know this in this position. But the others, hello, kasama ba kayo? Amen? Kung kasama ka nito laging, araw-araw may kagalak. Sabi niya ganun ni Brother Brand. Brother Arnold, sabi niya ganun, alam mo, huwag mo ngayon ang Sunday na kaligtaan mo. Very important. Woo! Every police, kahit nasa bahay ka, magbasa ka ng ano, nare-rebuild sa'yo, ganito pala yun. Amen? Nabubuksan ka. Pag nabubuksan ka, ano yun? Kagalakan! Alam mo, pag tumatanda ka sa mensaheng ito, yung problema, walang silbi. Nothing. Kahirapan, tatawa ka lang, kasi sanay kami sa hirap. Right? Subukan mo maglakas sa halos magbuhas sa inyo hanggang dito. Sigurado papawisan ka. Pero yung kagalakan doon, nandun sa puso mo, habang naglalakbay ka dahil makakinig ka ng mensahe, walang kwenta yung kahirapan papunta rito. Maglakad ka. Ang sarap makinig ng mensaheng ito, lalo na sa pag-alis. Lalo na kung kasama ka. At binigyan ka nun, amen, binigyan ka ng ticket, walang nakakalam nun kung hindi ikaw lang. At ako, amen, kasama ako doon. Amen? Nung pag-alis na,
Ang sarap, kapatid. Yung last sign nakikita ko. Are you see? Amen? And then God bless you po sa inyong lahat. Praise God. Umalis tayo sa comfort zone natin, no? Medyo mainit. How much pa kaya nung unang panahon? Kaya konti lang po yan. Konting tease lang. Sa next week, brand new na po yan. Hindi na remedyo. Kasi matanda na eh. Brand new. Kaya konting tease lang. Ito lang Sunday na ito eh. Salamat sa Panginoon. Salamat sa glory. Glory ng Panginoon. Nasaan glory ng Panginoon? Nasa bride. Nasaan ang glory ng Panginoon? Sa pangalan ng... Nandun ang glory ng Panginoon. Nasa glorified state tayo. Kasi nandyan siya. Na-new birth tayo. Pero meron pang glory na hinihintay natin. Kasi kung di natin maabot yun, paano natin mamimit? Yung glorified body. Tayo natin ito ngayon. Sa only believe, glory to His name. 51. The cross where my Savior died, down for all cleansing from sin I cried. There to my heart was the light of life. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. To my heart was the light of light. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus was really abiding within. There at the cross where He took me in. Glory to blood of light. Glory to His name. Oh, precious fountain that saved all sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Was the blood line. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy soul at the Savior's feet. Plan it today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Dear to my heart was the blood of God. Glory to His name. Glory to His name. Nasaan ang name niya? Nasa bride. Nasa bride ng name niya. God bless you, Brother Eric.
sa amin. Alam mo, Panginoon, Lord, desire ng bawat isa, desire ng bawat isa ay tubos na kagalakan. Amen. Maraming salamat po at muli mo kami pinuno, pinusog at pinagala. Maraming salamat po. Ngayon din, Panginoon, Lord, ang patuloy na dalangin ay mga petition kami sa bawat mga kapatiran, Panginoon, Lord, patuloy kami na humingi sa iyo ng instruction na kami ay turuan mong i-speak ang iyong salita upang anumang ipinagkatiwala mo sa amin ay matupad mangyari, Panginoon, Lord, ayon sa kagalakan na nakita mo sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po kayo din, Panginoon, Lord, pagpalain mo ang pagkainan namin, Panginoon, Lord, ang isipin kalakasan at kagalingan namin na magamit namin patung sa patuloy na pagliligod sa iyo. Amen. Give you back all the glory and praise.